Hi guys, welcome. Dito si Rizan Taro. Ang reading nito ay for collateral for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collateral. Your energy at this time. The youth, eto wala naman tong ano, upright, in reverse, for upright yan. Energy mo yan. Nag-umpisa ka na sa, ano mo eh, no? Sa journey mo. Nag-umpisa ka na. Ano man yung journey mo. Ano to? Purpose mo ba yan? Purpose mo yan? Clarify ko lang dito. No. Mission mo ba yan? Parang inumpisan mo, mission mo? No. Destiny mo ba yung inumpisan mo? No. Sure, it's a path towards your destiny. It's a path towards your destiny. Yan ang inumpisan mong lakarin, nakbayin. Yan ang inumpisan mong journey. Oh. Yan ang pinagdadaanan mo ngayon. No? Para bang may mga challenges din yan. Pero, fearless ka naman eh. And do that. You can do that. Brave ka naman. And, wala kang iindahin na challenges. Wala kang iindahin na mga pagsubok. So, more information sa'yo. Ah, may faith ka na, oh. Karoon ka na ng faith. At ano pa? Ah, may journey ka talaga. It's journey. Ano ba ito? Naumpisa mo na itong journey mo? Inumpisa mo na ito? Inumpisa mo na maglakbay sa journey mo? Hindi pa. Mag-umpisa ka pa lang. Mag-umpisa. Or ano ba? Baka nga inumpisaan mo na eh. Nakaumpisa ka na eh. Nakaumpisa ka na. Or naglalakbay ka na sa journey mo. Sa journey mo. Oo. Naglalakbay ka na sa journey mo. May mga challenges yun, guys. Oo. So, ayan. Meron kang journey na tinatahak. Ngayon. And may faith ka for you to pursue it. And fearless ka na ngayon. So, ano pa yung about sa'yo ngayon? I-focus ka. May determination. You're fiery hunter. Parang ganon. You're driven with the color of fire here, no? Fiery yung personality mo. And, talagang mahihit mo yung target mo, no? Sa card niya, no? So, anong pang energy mo yun? Para ito yung pisan mo, mahihit mo yung target mo dyan. Wisdom, you have a wisdom. May mga karunungan ka. Maybe spiritual wisdom. Yung mga natutunan mo sa iyong experiences, sa mga pinagdaanan mo sa buhay, yung ganyan. Sa mga sa paglalakbay mo sa buhay, you can gain wisdom also sa journey mo na yan. And, yes, may wisdom ka na and you can gain wisdom sa journey mo. A lot of wisdom. So, ano pa? You're a wise person. Ano pa ang energy mo ngayon? Describe. Para kang printer, parang ganyan. Or yung nagpiprint pala. Yung parang nagkakalat ng mga salita ng Diyos, nagkakalat ng mga words of God or direct from the source, you know, from the divine, and then ikaw yung tagapagsalita, mga ganun ba, no? Ikaw yung tagapagkalat ng salita ng Diyos, ng God, mga ganyan. Describe it. So more information sa'yo, ano pang energy mo yon? You are strong and meron kang mission, meron kang purpose, meron kang parang seal, no?
na nakaatas sa iyo, and you have the strength to do that, to accomplish that. Yeah, you're powerful and wise. Now with the color white dragon here, and yung katawan mo strong. So, ano pa? Ano pa ang energy mo? You know how to balance your emotion, your thoughts, your situation, ganyan, body and mind. So, connected yung body and mind mo. Harmonized, na-harmonized, no? And may faith ka talaga. May faith ka with emotion pa. So, ano pang energy mo ngayon? Dito na kaya, madami na to. Ano energy mo ngayon? Ano energy mo ngayon? Hindi ka ganun ka-giving. Hindi ka ganun ka-generous. Or ayaw mag-invest. Upright ba to? Itong Eight of Swords. Hindi, in reverse siya. In reverse daw. So, malaya ka naman eh. Kung ayaw mong mag-invest, ayaw magbigay, ayaw mong pagbigyan yung person mo or ibang tao sa mga favor na hinihingi nila sa'yo. You're free na hindi ka magbigay. Ba't ba? Obligasyon mo ba magbigay? Pagbigyan sila ng mga hinihingi nilang favor? Hindi lang ibig sabihin yung pera, pagkain, no? Pwede mga favor yan or mga yung sa mga binibigay mo. No, you're free to do what you want. Hindi mo sila obligasyon. Yung mga tao, lalo na ibang tao, hindi mo naman obligasyon yun eh. At yung personal mo, hindi mo naman obligasyon na naibigay palagi yung favor niya. Hiningin yung favor, no, ng mga tao. Tsaka, ano ba yan? Yung mga hinihingi na lang favor. Ano yan? Yun ang nakukuha ko dyan. May hinihingi na silang favor na ano? Na ikaka-outbalance mo? Na yung hindi ka maging stable? Na hindi ka maging komportable? Yung ganyan. Yeah. Nakalaya ka saan? Or you're free? You're free from what? Misfortune. Malaya ka sa misfortune na hindi ka dadaanan ng misfortune. Bakit? Kina-curse ka ba ng iba na maranasan mo yung gusto nilang iparana sa'yo? Mga ganon? Oo. Oo. Kina-curse ka ng iba na mawala yung pagiging attractive mo. Nag-press ka. Tinakulok sa mga tao yan. Oo. Kasi impress yung energy mo. Upright yung gusto na maging reverse yan. Yung hindi ka maging attractive. Why? Because they are evil. Because they are evil. Tao ba yung mga nang kukurse sa'yo? Tao ba yan? Tao ba yan? Tao. See? Sino sabi mo bait ng tao? Bait ba? Tao, aggressive. Bakit? Bakit kinakurse ka yan ng taong yan? Madami ba yan sila? Madami yan sila? Bakit? Bakit? Kaaway mo ba yung mga yan? Ay, kaaway? Alam mo ba mga kaaway yan? Alam mo makaaway yan. Yan ang mga nangkikurse sa'yo. Malapit lang ba sa inyo yan? Eh, hindi, malayo. Kinakurse ka. It's enemy. Evil nga daw sila eh. Saan pampunta ng evil? Sa impyerno. Malamang. Impyerno. Laman. Yun ang destiny ng mga evil na mga tao sa impyerno.
Kaya talaga akong, ano ko ba? Wala akong awa sa mga ganyang evil na tao. Yun, kinaawaan ko yung mga biktima nila. Yun ang totoo talaga, guys. Wala akong awa, mapunta sila sa impyerno. Wala akong awa sa kanila. Gusto ko talaga mapunta sila sa impyerno kasi masasama ka sila. Evil sila. Katulad nito. Kasi, salbayan sa mail. Bawa yung kanilang parusa. Kaparusahan. Kasi masasama sila. Evil. Hindi lang basta masama. Evil. Yung masama, parang kunting bagay lang yan. Eto mga evil to. Malapit na yung ano, end of the world. May trumpet na tumunog daw sa ano eh. Ano ba yan? Nung nag-eclipse, may trumpet daw tumunog ah. Ibig sabihin, may trumpet na, napatunog na ng trumpet yung totoo ngayon sa reading ko na isa na maririnig yung trumpet ng mga anghel. Yung mga signs ba? O, maririnig na. Ano na lang. Sabi ko pa, uy, talaga, maririnig. Ganun pa ako nun. Lapit na yan. So, mga end of the world na eh, para mausgahan na yung mga ano. Parang sana mga evil na mga tao. So, yan. Inakawawa kasi yung mga walang, yung mga ibang tao. So, yan, ano, na power, dominance, control. Malala talaga, malala. Pero yung mabubuti at mababait. Mababait talaga. Yeah, yung mga tao nga, wala naman talagang perfect, no? Pero yung, alam nyo na, yung hindi evil na mga tao, ay, of course, makakasama yan sa karian ng Diyos. Natural. Natural lang yan, di ba? Yung mga ganyan tao. Ako ayaw ko mag-manipula. I can manipulate. No? Marunong ako mag-manipulate, pero ayaw ko mag-manipula. Kung ano lang totoo. Tulad sa reading. Kung ano lang ilalabas ang baraha. Kaya mabasahin ko lang. Ganun. Kaya ako mang manipula kasi hindi kasi ako ganun eh. Ayun. Pwede yun sa mga joke-joke-joke lang. No, parang joke, sama sa joke. Ganun lang. Yung parang ano lang siya. Hindi seryoso nga lang, mang manipula na para guluhin yung utak na iba or para isahan yung iba para yun lang yun. No, ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng ganyan. Kung ano lang yung totoo. Doon lang ako sa totoo, doon lang tayo sa totoo. So, nasa inyo yan kung saan kayo. So, ayan. God bless everyone and I hope na kung mag-end ma yung mundo, ay mapapasama kayo, no? Sa mga mabubuti lang, sa masama, ayoko. Ayoko masama yung masasama. I mean, yung mga evil pala. Kasi may masama talaga, no? Sa mga tao. May masama din talaga yung side ng tao. I mean, yung evil ng mga tao, hindi, ayoko masama yung evil na yan. So, ayan. So, ayoko. Kasi, mang perwisyo lang yan sila. Magiging, kaya ang pipiliin eh, kahit si Jesus Christ, malamang hindi niya papayagan yan. Diba? Kahit yung God, natural, sasalain din yan eh. Kung sino ang mamumuhay ng matuwid kasi bago na nga eh. Bawal toxic. Bawal toxic doon. Ganun dapat, no? Pero nga. Um,
Yeah. Life is short. So, hindi kailangang iralin yung pagiging kahaman, pagiging ingitera, ingitero. Kaso lang may mga evil talagang tao. Yun. Sometimes nakakairita, no? Nakakagalit talaga, lalo pag inunahan ka. Pero, yun na nga eh. Evil yung mayan eh. So, ano yung papasok sa buhay mo? Ano ang papasok sa buhay mo? Karma? Yan ang papasok sa buhay mo? What's with the karma here? Ano tong karma na to? Ano pang about sa karma na yan ang papasok sa buhay mo? Four of Pentacles in reverse. Ano to? Ano to? May kinurse ka ba? May kinurse ka? Ah, wait lang ha. May kinurse ka? May kinurse ka? Na ano? Na may depensa. Na may depensa siya. So ngayon, babalik sa'yo ang ginawa niyang, ang ginawa mong curse. Yun ang babalik sa'yo. No. Dahil sa may depensa siya, babalik sa'yo yung ano, I mean, ano ba? Kung ano yung kinurse mo sa kanya, sa'yo tatama, ganon. Ow! Really? Ganon. Sa karma. Yun ang papasok sa buhay mo. Sa'yo ba mismo babalik yun? Sa'yo tatama yung curse na yun? Ah, kung may nag... Kung may nag-curse sa'yo, I mean, parang mabait ka naman eh. Kung may nag-curse sa'yo, so kung may kinurse ka, babalik sa'yo yung curse mo. Pero kung may nag-curse sa'yo, kung wala ka namang kinurse, kung may nag-curse sa'yo, hindi tatama sa'yo yung curse niya, right? Oh, hindi daw, hindi daw. Kung may nag-curse sa'yo, katulad nito, kung may mga nag-curse sa'yo, ano yun? Sa kanila ang tama ng curse nila sa iyo kasi may depensa ka. Ganun ba? Ay, oo. Kasi, para bang ano din yan. Bumabalik pala yan, no? Pag yung curse. Dahil may depensa ka or ano ba yung nadidepensa sa iyo? Yung God. Yung God na palagi naka-watch out. Palagi nakatingin sa iyo, palagi nakamasid, no? Kasi mabuting tao ka nga, no? That's why God is always protecting you, right? Yeah. Yes. God loves you because you're a good person. So kung wala ka namang kinurse, yung curse nila sa iyo kasi may mga nang curse nga sa iyo. Yung karma na yon kasi may depensa ka pala sa karma na yan. Oh. Sa karma. Hindi yan karma. Curse yan. Yung mga curse ng mga tao, iba yung meaning nito eh. May depensa ka, dinidepensa ka ng God. No? Sa mga, from that curse, sa mga curses ng mga tao na yan. Kasi alam niya mabuting tao ka. Right? That's why yung mga curses nila sa'yo, eh, hindi yan tatama sa'yo. Sa kanila yan tatama. Sila yan ang tamaan ng curse nila. Parang karma nila. Babalik sa kanila, no? Sila ang maging unstable, not you. Yun pala yun. Takot na kayo, ha? pero kung may kinurse ka, ay possibility na lang babalik sa'yo. Pero kung yun na nga. Kasi madami nagka-curse sa'yo. Remember, kanina, diba? Kaaway, no? Wala ka bang ginawa sa mga kaaway na yan? Wala. Wala daw, wala.
Wala yan. Wala kang ginawa sa mga yan. Maring nagalit ka lang. Nagalit ka lang. Pwedeng nagalit ka dahil na gusto nila ng challenge. Gusto nila ng manghalit. Yan ang talaga. Evil na kasi ng mga yan. Hindi ako papayag. Of course, yung God. Si Jesus Christ. Ako, hindi din ako papayag eh. Ako eh. na isama pa yung mga evil na mga tao. Hindi. Ganun naman talaga. Hindi naman talaga isasama yung mga yan. Kasi, manggulo lang yan. Toxic lang yan sila sa bagong mundo. Sa paradise. O Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ na mag-aari yan eh. May trumpet na tumunog. Totoo nga yung reading ko. Maririnig yung trumpet. Trumpet parang yon. Wala pa yung mga anghel na magsilabasa na yun na. End of the world na. Ay, nako. So, yun pala, no? So, sa love life, ano ang mga darating sa'yo? Sa love life. So, huwag na tayo mag-curse kay ibabalik pala yan. Charot. Merong person na nag-fail, no? In reverse niya. Anong energy na yun? Sa person, anong darating? Sa person, sa love life. Stability. Karoon ng ang dami nito, guys. Karoon ka ng asawa kung wala pang asawa. Or if you're in a relationship, maging stable yung relationship mo, pwedeng kasal na kayo. Or maging stable yung pagsasama ninyo. Mga ganun. No? Ano pa? Karoon ng celebration. May makapag-ayos sa'yo, guys. Sino? Yung mataong malungkot. Dami, oh. Pwedeng ex mo to. May heart dito. Three of swords. Pwedeng may soul connection kayo. Strong na siya na makipag-ayos sa'yo, na makapagkasundo. At hindi na siya aloof. Yun na yung siguro kanina. Magte-take siya ng action para matupad yung wish niya. Hindi na siya guarded. Yeah. Madami. Ano ang energy, main energy ng person na yan? Na magkaroon ng stability sa inyong dalawa? King of Wands. Hindi na siya stress, hindi na siya depressed, and ready na siya for a stable relationship, may growth, for a reunion. Anong feelings niya sa'yo ngayon? Nagantay siya, motivated siya na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Na-feeling yung chemistry, no? Balance, chemistry, sa'yo niya naramdaman yung meron kayong chemistry. So, ano pa ang iniisip niya sa'yo ngayon, ang King of Wands na yan? Ang bumuo ng pamilya with you. Ang mapangasawa ka. Ang mamuhay ka ng masagana, abundant, at prosperous. At ano pa? Ang mag-invest sa'yo, ibigay sa'yo yung fortunate na buhay. Tago ko lang to. Yung payapa at yung nakaka-heal, no? Nakakaramdam na relaxed and komportable yung pakiramdam, yung ganyan. Yung maswerteng buhay, masaganang buhay, abundant na buhay, na hindi ka ma-depressed, hindi ka malungkot, hindi ka iiyak sa kanya, kundi panatag yung loob mo sa kanya. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyo ang kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito, if you want lang.